Showbiz Fanatex, pag-alis ni Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated, nag-iwan ng maraming katanungan. Paano nga ba nila sasagutin ang mga tanong na ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na nakalagi pong nakaabang sa ating mga updates. And now let's talk about our topic for today's video, kung saan ay narito ang ilan sa mga video clips, no, na ipinost po ng TBJ bago po ang kanilang announcement. Panoorin natin ito. Mataimtim na panalangin nga ang ginawa ng TBJ alongside with their Dabber Cuds, ang lahat ng mga hosts, creative staff, and crew ng nasabing longest running noontime show Eat Bulaga, bago pa man maganap ang isa sa pinaka-remarkable na pamamaalam nga ng TBJ sa nasabing show. So dahil dito ay kumalap nga tayo ng ilan sa mga samot saring reaksyon mula sa mga netizen patungkol nga dito sa nasabing issue. At dahil po dito sa pamamaalam nga ng TBJ sa, dito po sa nasabing pangyayaring ito, ay ito po ay nag-iwan ng iba't iba at samot saring katanungan at confusion mula po dun sa mga manonood or dun po sa masasabi nating legit Dabber Cuds na umaabang po dito sa Eat Bulaga. According nga sa isang On News Online na napuno na ang salop noong May 24, 2023, Miyerkules, na ulanigan na po na matindi pa rin ang sigalot sa Eat Bulaga. Kasi matatandaan na malabong magkaayos ang main host ng Eat Bulaga na sina Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon at ang mga halos host na nasa likod ng Tape Incorporated or Television and Production Exponent Incorporated, ang tape producers ng Eat Bulaga. Ngayong May 23 or kahapon, Miyerkules, ay pumasok sa studio sina Tito Vic and Joey pati ng ibang host, ngunit hindi sila pinayagan ng management na mag-live kaya replay ang napanood sa TV. Sa Facebook Live naman ni Maine Mendoza, napanood natin ang pamamaalam ng TBJ sa tape. Sa tape kumalas ang Dabber Cuds na pinangungunahan ng TBJ. Naglabas ng official statement ang GMA Network kung saan sinabing ikinalungkot nila ang mga kaganapan sa Eat Bulaga. Nilidaw rin ng GMA na ang block time agreement ng network sa Tape Incorporated ay hanggang katapusan ng 2024. Dahil umiwalay na ang TBJ sa tape, hindi na sila mapapanood ng live sa noontime show ng GMA 7 hanggang sa huling araw ng susunod na taon. Sino ang may karapatan sa programang title na Eat Bulaga? Magagamit pa ba ito ng tape?
Maglalagay lang ba ang tape ng bagong host pero iyon pa rin ang title ng programa? O kung magpuproduce man sila ng bagong noontime variety show with a new sets of hosts, mas makakabuting bagong title na lang. Post ni Joby De Leon sa Instagram, "We're not signing off, we are just taking day off." Ibig sabihin, mapapanood pa rin ang The Barkad sa TV. Hindi pa lang natin matiyak kung magagamit pa rin nila ang program title na Eat Bulaga. Maraming tanong ang masasagot sa tamang panahon. Dilipat ba ang Eat Bulaga sa TV5? Kung oo, ano ang time slot nila? Hanggang kailan ang kontrata ng Eat Showtime sa TV5? Maliban sa TV5, palabas ang Eat Showtime sa A to Z Kapamilya Channel at Jeepney TV. Nag-collab na ang GMA at ABS-CBN sa Kapamilya Teleserieng Unbreak My Heart. Posible bang lumipat sa GMA ang Eat Showtime? Nagpaalam na si Willie Revillame bilang consultant ng TV5. Posible bang si Willie ang magiging main host sa bagong noontime show na ipoproduce ng tape? Timbang-timbangin natin ang mga probabilities. Ang contract ng tape sa GMA is Eat Bulaga and its segment. So hindi ko alam kung paano ito mamaniobrahan ng tape. Was possible by utilizing the Kapuso talents? Abang-abang tayo ran. Yung lumulutang na usap-usapan na posibleng si Willie Revillame ang pumalit sa slot na iniwan ng The Barkad sa isang very remote possibility as changing shows halfway through the tape contract sa GMA can be hard to accept. Sa mga ganitong palitang sarahan at lipatan ng show, nakakabilib lang ay ang pagkasolid ng mga The Barkad sa TBJ at kay Mr. Tobiera. As we speak, tila nagkakagulatan dahil ngayon lang nalalaman ng ibang taga It Showtime ang kahihinatnan nila sa TV5. Since matatapos na ang airing contract nito, di umano sa TV5 soon. As always, the talents and the staff are the last to know. Our heart goes out to them. In the end, more than money, this is the test of relationship. Yung mga totoong nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa ang magsasama-sama anuman ang mangyari. Done deal na nga raw ang usapan ni Tito Vic and Joey sa TV5. Isa sa balitang nasagap nga natin pagkatapos tayong bulagain na nakakagimbal na announcement ng TBJ. Nakakalungkot lang na hindi sila nabigyan ng sapat na panahon at maayos na pagpapamaalam sa naturang show, noontime show. Ayon sa ilang napagtanungan natin, na-replay raw muna ang Eat Bulaga ang napapanood kahapon at sa mga susunod na araw. Meron din sit-sit na baka iurong muna ang TikTok clock ang ilan pang nasagap namin. Binubuo na raw ng Tape Incorporated ang bagong host na ipoproduce nilang noontime show. Hindi pa masabi ng aming source kung gagamitin ang titulong Eat Bulaga o talagang bagong show na ito. Pero nung pumasok daw ang balitang baka tumalon na ang TBJ sa TV5, tinatawagan daw ng taga-tape si Jose Manalo, Wally Bayola, Alan Kay at pati na rin si Paolo Ballesteros. Hindi ko lang alam kung ano ang napag-usapan o tinanggap ba nila ang alok ng tape. Ang dagdag pang kwento, buong The Barkad at buong show kasama production staff ang dadali ng TBJ sa TV5. Sinabi na rin ng aming source na hindi raw Bright Light Production ang magpuproduce ng noontime show ng TBJ sa Kapatid Network. Hindi pa raw pwedeng sabihin kung sino ang producer. Ang tanong ngayon, kung matutuloy ang TBJ at TV5, ano ang magiging time slot? Makakabak-to-back ba sila ng Eat Showtime? Kagaya dati ng Tropang LOL? Hindi pa kumpirmado pero ayon sa ilang source ng ating pong napagkuhanan ng mga balitang ito, last June 30, 2023 na lang daw ang kontrata ng Eat Showtime sa TV5. Walang balita kung i-renew ba ito ng TV5. Abangan na lang ang latest updates kung ano pa ang mga pagbabagong magaganap na maaaring ikagulantang natin. So, confirm po na talagang matatapos na ang kontrata ng Eat Showtime dito po sa nasabing network na TV5. So, possible after this month is kapag hindi na po ni-renew. So, ibig sabihin nasa kamay po ng TV5 ano, kung patatalasikin ba nila ang Eat Showtime sa slot ng noontime or magiging back-to-back sila. Yan yung ilan sa mga katanungan ng ating pong mga manonood patungkol dito. So, kung June
30 pa po matatapos ang kontrata ng It Showtime na siyang ngayon ay namamayagpag sa slot o doon sa slot ng noontime show, ay maaaring magpahinga muna nga ang mga Davver Cuds habang inaayos pa nila kung mapapasa kanila pa rin ba ang titulo ng It Bulaga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.